Magandang araw mga boss. At last, natapos na rin natin yung part 5 ano, sa biyahe natin galing Maynila papunta ng Siargao. Sa video na ito, nakafocus ito yung biyahe natin from Matnog or Alin Samar papunta ng Tacloban, Leyte. So, malalaman natin yung kondisyon ng daan, gaano kaganda yung mga view niya, at saka sa last part ng video na ito, makikita niyo yung drone shot ng San Juanico Bridge, which is napakaganda para sa akin. Ewan ko kung magagandahan kayo. Pero malalaman din natin ano yung mga dapat paghandaan natin kung ma-flat tire tayo na nasa gitna ng daan gabi pa, which is na-experience ko sa biyahe na ito. Abangan nyo lang para makita nyo yung paghahanda, kasi kung kayo nagmo-motor, at least alam nyo na ito yung mga dapat ihanda para hindi natin i-running flat yung motor natin. Ano, sayang naman yung rim, napakamahal, sisirain lang natin. Pero bago lahat yung video na yan mga boss, mayroon kasing 11 na tao na nagre-requesta sa atin na i-shout out. Ano? So shout out nga pala kay Nathaniel Mendez at Wilson Villegas. Pinagsama ko na tong dalawa kasi itong dalawa na to, kaibigan ko to, at saka talagang todo suporta sa akin. Ano? Kahit siguro maghubad ako sa camera, manonood tong mga ito. Pero ito naman boss, mga ulirang ama to at saka ulirang asawa, no, na lagi talagang pinapriority yung pamilya nila. So pangalawa or pangatlo, shout out ako kay Diana Prince, which is todo support akong kasi naman ito. Mayroon din itong ano boss, mayroon ding YouTube channel to. So panoorin niyo yung mga ano niya, mga kanta niya. Nagmana sa akin ito, magaling kumanta. So pang-apat kay Dennis Lobos ng Upulag ng Samar, shout out sa iyo. Shout out kay Clark Valeriano, EDB user din ito na kagaya ko. Shout out kay Kusak Duhay Lungsod ng Tindang Liti. At saka dito sa mga kasama nating motovloggers, shout out kay Local Riders PH, kay Jeremy Shin Motovlog, kay STB or Beach Boy of Danau City Cebu, shout out sa inyo. At saka dito isa ring ulirang ama, no, shout out kay Froilan Piaduso at saka sa mga anak niya na si Princess, Precious, Pauline, Paula at saka Patrick. Mukhang hindi ka tumigil boss hanggang hindi ka magkalalaki, ah. Umabot ng 5. At saka lastly, no, shout out kay Mike TV. So boss, wag na nating patagalin. Ito na yung part 5. Welcome to Alin Samar. Road 30 tayo umalis sa Matnog. 1:44 na. So almost 1 hour and 15 minutes. Estimated by ito, pwede na ito mag-discarga. Diyan, Visayas na yan. First time ni EDB magpunta ng Visayas. Welcome to Visayas, Samar. Mukhang gagabihin na tayo sa San Juanico, pero maganda pa rin naman ang lighting doon kahit gabi. Papalipad tayo ng drone pagpapayagan. Mahigit 2 o'clock na hindi pa rin nagsisimula yung unloading. Kapag susumahin, mahigit isa't kalahating oras yung biyahe. Ano? Pa natin alam kung kailan magsisimula. Tingnan nyo yung mga busing. Ang daming naka-sniper. Kapunta na Mindanao lahat to. Puro Yamaha sniper. Ngayon boss, nag-i-start na mag-unload sa Clitoco 7. Start sila mag-unload. Pupunta na tayo. Makakadaan naman tayo eh. Okay na? Go! Hi! Hello, Samar! Thank you! Ay! Welcome to Samar! Ang imo bag! Ay! Ano kaya? Ano ba yun? Ba't may tubig pa? Bas, napuntang Leyte dito, no? So, pagkalabas nyo ng Alin Port, kakanan lang tayo. Dere-derecho na ito, no? Papunta dun sa Leyte, ano? So, welcome to Samar mga busing. Andito na tayo. So far, maganda yung daan. Tingnan lang natin, maganda yung weather. Hindi kagaya nung nandun tayo sa ano, na inulan tayo. Ano? So, pagkalabas kasi natin ng port ng Alin, meron silang disinfection mga busing. Ano? So, I suggest magkaputi na kayo kasi sobrang dami talaga ng tubig na talagang yung mababasaan kayo.
Oh, mukhang may checkpoint busing ha. Titignan natin kung haharangin tayo. Sir, diretso lang kami sir ha. Ayan. Ayos busing. Sinigdalan tayo na dumiretso lang. Swerte pa rin ha. Oops, ano tuloy ito? Sanwani ko na ba ito? Medyo sira lang busing ano. Pero hindi pa ito sanwani ko mga busing. Patikim pa lang ito. O, tignan mo. Sayang lang sira siya pero mahaba din siya oh. Parang kagaya ng sanwani ko. Ayan o, ang ganda ng tulay busing. Medyo sira lang. Hindi pa ito sanwani ko. Patikim pa lang ito mga busing. So, pamaya, pag nakita niya yung tunay na masanwani ko, siguradong maamis tayo dun. So, hindi pala uso dito yung helmet sa ano, no? Sa summer. Kasi lahat ng nakamotor na nakikita ko dito, walang mga helmet, boss. So, okay lang yan. Ano naman nila yan, eh. Decision nila yan. So, walang helmet-helmet dito. Hindi uso ang helmet dito. Total gastos natin sa gas from Maynila to dito sa summer is 648 pesos. And then, yung total na napakarga natin is 13 liters. Ang gastos naman natin sa pamasahe sa Roro is 804. Kasama na dyan yung isang pasahero, yung mga PPE, municipal pay, terminal fee. Tapos yung gastos naman natin dun sa hotel na tinulugan natin, which is Hotel Sugu, is 514, no? Good 14 hours na siya. So total overall na gastos natin is 1,992. Hindi kasama dito yung pagkain, at saka kung anumang snack or tubig na ginamit nyo. No? Talagang ano lang ito, pamasahe, gasolina, at saka yung hotel. Ini-expect naman natin, halos nasa 4 bars pa lang tayo. So, ini-expect natin na isang bisis na lang tayo magpapagas hanggang sa makarating tayo ng Surigao. Meron pa tayong bibiyahe in 399 kilometer mga bus para makarating doon sa Liloan, Southern Leyte. Estimated time ng pagbiyahe is mga 4 hours pag tuloy-tuloy yung biyahe natin. So, tingnan na lang natin kung may tuloy-tuloy ba natin lahat ito. So far, so good yung ano no, yung daan ano. Akala ko lubak-lubak to dito pero okay naman siya. At saka kung titingnan niyo sa mapa mga busing ano, kung makikita mo yung daan galing dito sa Sabah papunta doon sa Tacloban. Almost lahat puro shoreline ito or malapit sa dagat. So, ini-expect natin puro magaganda ang mga view dito. Meron din naman palang nag-i-helmet mga boss. Oh, tingnan mo. Hindi pala lahat. May ipang ilan pa rin nag-i-helmet. Halos mga isang oras na tayong nagbibiyahe boss. No? Nakita nyo naman napakalinis ng daan at saka lagi-palagi nasa gilid ng dagat. Yung ano dito mga busik, yung hangin dito napaka ano eh, presko-presko ano, talagang ibang-iba yung hangin sa Maynila. Kita mo naman yung view na madadaanan mo, ang ganda. Ganito yung summer busing, mga isang oras na tayo nagbiyahe, halos puro ganito yung makikita mo, puro dagat ano. Ito may mga inaayos lang na daan, pero more or less malinis yung daan ano. So hihinto tayo konti dito, papahinga tayo. Okay. Tayo ka dyan. Ako tayo. So, konting pahinga lang. Diretso na tayo kaagad kasi nagmamadali tayo para maabutan sana natin yung San Juanico Bridge ng umaga, ano? Tumigil lang kami ulit busing dito sa Petron, ano? Si CR lang. CR lang yung pahinga natin. Anyway, magpo 4 o'clock na siya. So, may kailangan pa tayong mga 250 plus kilometers, ano? So, tingin ko malabo na nating maabutan ng umaga yung San Juanico Bridge. Pero sige lang, importante safe tayo. Tuloy-tuloy lang sa biyahe. Ang mahalaga, nag-i-enjoy tayo. Medyo pagod-pagod na rin, pero kaya pa naman. Okay, busing. Tuloy-tuloy na tayo ngayon. Sana hindi na tayo magpahinga ulit.
So, 5 o'clock na mga boss. Medyo traffic na dito sa bandang Katbalyum City, ano? Tsaka napapansin nyo, yung daan medyo malubak-lubak na. Medyo maliliit siya, tingnan dito sa video, pero in actual, grabe yung lubak dito mga boss. At saka maraming inaayos na daan. So, grabe talaga yung mga lubak boss. O, kita nyo naman, oh. Pag madilim to, alam nyo na kung gaano kadelikado. So, dahan-dahan lang tayo. Baka dito pa tayo madali. O yan boss, hindi talaga ano eh, yung daan, ibang-iba. Tama yung sinabi nila na talagang the first part lang yung magandang daan, no? Pero pagdating sa kalagitnaan, medyo palubak na. Check natin boss, makakulat tayo. Igipin na lang, oh. Ano ibig sabihin? Nakita niya? Ibig sabihin, flat. Ito na siya boss, oh. So okay na, tanggalin na natin. Ah, init ah. Makumahanda pa yun. Para hindi makawala yung hangin. Kasi pag inom po, makakawala siya. Okay. Balik lang natin sa 30, no? O, 31 na rin. Paano nakatulong? Paalis na tayo mga busing, ano, may singaw lang yung gulong natin, ano, nadili pa tayo dun sa barko ng 4 na oras, na flat pa tayo, pinahanginan lang natin. I expect na kung may singaw lang, hindi masyado garoon kabilis kasi tubilis naman tong tires natin. So 5:45 na busing, magagabi na, medyo malayo pa yung pupuntahan natin, ano, mga 50 to 60 kilometers pa. So expect natin mga alas 7 o alas 8 pa tayo makarating dun sa Tacloban. So patutulog na lang kami sa Tacloban kasi kung tutuloy-tuloy kami, madaling araw yung dating namin sa Surigao, eh wala kaming gagawin dun sa madaling araw, no? Mag-aantay kami hanggang mag-umaga, sayang lang yung oras. So ina-expect namin na patutulog na lang kami sa Tacloban para kinaumagahan makuhaan na din namin ng drone yung San Juanico Bridge. Mas maganda yun pag umaga kaysa sa gabi. Pero try rin natin magpatlipad sa gabi, ano, kung pwede or kung papayagan tayo. O, sige na, tuloy-tuloy. Sana okay lang tayo, hindi na ma-flat ulit yung gulong natin. Meron naman tayong air compressor. Nakita nyo naman kung ma-flat man siya, pahanginan lang natin ulit. At saka try natin makahanap ng ano, vulcanizing dito. Ayan boss, mga higit na 6 o'clock, ano, medyo madilim-dilim na, palubog na yung araw. So, hanap na lang tayo na makakainan dito. Medyo gutom na rin kami. Saka wala kaming nahanap na ano, no, vulcanizing shop. Meron siya pero wala akong tiwala kasi parang wala siyang pagtanggal ng gulong. Baka mayupi lang yung rim natin. So far, hindi pa naman siya flat. Tingnan lang natin maya-maya, no? Check lang natin. Okay pa naman siya, hindi pa siya gumigiwang-giwang mga busing. Ayan busing, katatapos lang namin kumain, no? Magpa-quarter to 8 na, no? Medyo madilim na rin dito at saka yung daan, medyo lubak-lubak talaga. At ayan, nakita niyo naman yung daan mga boss kung gaano kalubak. Lagiya to. Teka muna, yung gulong natin boss, gumigiwang na naman. I-check lang natin kung hanap tayo ng pistol na pwedeng i-check yung ano natin, ano, gulong. Tingnan natin, mukhang flat na naman eh. Para muna tayo dito bossing. Mas maganda na yung safe tayo. No? Mukhang flat nga boss eh, mga 15 PSI na lang yung laman ng gulong natin, ano. Kailangan na nating hanapin yung ano yung sumisingaw dito kasi medyo mabilis siya. Mga 2 beses na kami naghahangin, ano, laging bumabalik sa 15 PSI yung hangin ng gulong. So check natin, meron naman tayong dalang pang patch pero first time natin gagawin to, no. Magiging tireman tayo bigla dito. Ipo-fall lang natin yung hangin to, sa hanapin natin ngayon kung saan yung butas. So 30 PSI na siya kung nakikita nyo.
hanapin natin kung ano yung sumisingaw para isang trabaho na ipapatch na lang natin. Sana naman gumana yung patch natin. Ito pala yung singaw, bossing. Oh. Medyo malakas yung hangin. Napako tayo. Tanggalin natin tong pako. Ay, naku, ngayon pa tayo na platang gabi. Yan, subukan natin tanggalin yung pako at saka lagyan natin ang patch. Ayan. Medyo matigas na yung bus. Ayan, hugutin na lang natin, bus. Medyo mahaba pala to. Ayan, bossing, ito yung pumako sa atin. Mahaba-habang pako to. Wala talaga. So, kunin natin yung pang, ano natin, sapak. Sana gumana, no? First time natin gagawin ito. Ito na yung pampasak na nabili natin sa Lazada, bossing, ano? Wala pang 150 appraisal nito. Basahin muna natin instruction. Ay, naku. As per instruction, bubutasan doon natin yung gulong kung saan yung butas. Lalakihan natin para makapasok yung pampasak, ano? Medyo matigas po siya. Nag-iyan to. Sige, butas. Yan. May katigasan, boss, no? Kailangan ng lakas. Puti na lang nakakain na tayo. Ayan, pumasok din sa wakas. Ayan, palakihin lang natin konti ang butas, mga boss. Try na natin ipasok tong pang-patch, no, boss? Puti na lang bumili tayo nito. Gamit na gamit, eh. Hindi. Papasok daw to dito. Sige, subukan natin ipasok. Medyo mahirap din siyang ipasok kasi ano eh, masikip yung ano, yung parang butas dito sa tools na to. Hindi ko anong tawag dito ng tools na to. So ipapasok lang natin to. Ilalagay natin sa gitna. Saka natin ipapasok dun sa pinakabutas mismo para siya. Ito na yung humarang dun sa hangin na lalabas. Ayan, ay pasok na rin natin kahit paunti. Oh, buti na lang natin. Lalagay natin niya sa gitna. Ayan. Okay na siguro yan. Tapos, lalagay lang natin itong parang ano, pandikit niya. Nakasarado ko pala, babuksan lang natin mga boss. Tapos ilalagay natin dito sa pang-patch mismo niya para dumikit dun sa gulong. Eh, first time natin gagawin to, boss, ano? So, tingnan natin kung tama pa itong pinagagawa natin. Nagbase lang tayo sa instruction. Mahirap pabuksan tong ano. Ayan. Mahirap buksan yung pagdikit niya. Parang kasing hirap din ang magbutas ng gulong. Wala, eh, first time natin to, mga bossing, eh. Pero okay naman. Sunod lang tayo sa instruction. Kung hindi kaya, gamitin natin yung tools natin na iba. Yan. Madali na pala pag ito ginamit. Butas na siya. So, lalagay na natin yung pandikit dito sa patch. Tapos iano natin to, ilalagay na natin to sa butas. Sobrang tigas, mga boss. Wala, sobrang tigas. Kailangan siguro try natin. Wala talaga, hindi kaya, boss, eh. Kailangan natin blackhead pa yung butas, ano? Virgin na virgin pa kasi. So, kailangan lakihan pa para makapasok ulit yung pampasak natin. Kulang pa sa laki. Kailangan pang palakihan yung butas, mga boss. Ayan. Papalakihan natin. It's so matigas. Kailangan mo ng pwersa talaga. Ayan, siguro. Ayan.
pwede na siguro ito mga bossing isa pa. Ayan. Last. Ayan. Pwede na siguro yan, boss. Pasok natin ulit. Try natin ulit ipasok. Ayan, boss. Subukan natin lahat ng pwersa na ito. Super Saiyan at ayan. Umasok na rin sa wakas mga bossing. Oh. Ay, salamat. Solve ang problema. Shoutout nga pala dito sa tumulong sa amin. Nagkuha pa sila ng flashlight, boss, para tulungan tayo sa ano, no? Sadyang mababait talaga yung mga tao. Patulon lang natin to, boss. Tapos, pahangin na natin ulit. So, ano na tayo? Dire-diretso na tayo sana gumana tong gawa natin, no? Gawang pro ito, mga bossing. Gawang pro. Ayan, patuloy na rin. Tuwang-tuwa ako kasi naipasok rin natin sa wakas. Lagyan lang muna natin ng pandikit para ano siya, sigurado. Ayan, mga bossing, mga 8:30 na ng gabi, ano. Pero malapit-lapit na tayo dun sa, ano, Tacloban. Mga 30 kilometers na lang. Kasi yung before Cadarris, Tacloban, nandoon na yung San Juanico Bridge, which is mga malapit na masyado sa Tacloban yan, mga bossing. So, malapit na tayo sa San Juanico Bridge, ano. Natapos din natin yung ano, no, yung pagpasap natin dun sa gulong. Nagiging tireman tayo sandali, first time natin sa tagal natin, ano, ngayon lang sa pagmumotor, ano, ngayon lang natin naranasan na mag-ayos ng gulong. So far, okay naman yung gulong ngayon. Tingin ko hindi naman siya sumisingaw na, ano. So maganda siguro yung pagkagawa natin. Sige mga bossing, siguro mga 9 o'clock o 9:30 nandoon na tayo sa San Juanico Bridge. So update ko na lang kayo, boss. So sana hindi na ma-flat ulit yung gulong natin kasi mahirap. 8:30 na ng gabi, ano? So far, gumaganda na ulit yung daan. Kaya lang, medyo madilim na. Wala masyadong ilaw sa daan. Update ko na lang kayo, boss, pagdating na natin sa San Juanico, ano? So, exactly 9:20 to ng gabi, mga bossing, no? Approaching to San Juanico na tayo, eh. Dito na yung San Juanico. Ito yung isa sa mga sinadya sa biyahe natin, no? Ang madaanan itong San Juanico Bridge. Alam mo bang itong San Juanico Bridge ay siyang nagdudugtong ng ano, no, Leyte at saka Samar, no? Which is pang 2 kilometers yung haba nito. So, ito, boss, tingnan niyo yung ganda ng San Juanico, kaya lang gabi ito. Pero bukas ng umaga, mga bossing, huwag kayong mag-alala, no? Padadaanan natin ulit ito. So, tingnan niyo yung ano, andito na sa San Juanico na tayo mismo, mga boss. So, ito yung view niya. Sana mapuntahan nyo rin ito. So, tingin ko mas maganda din sa umaga ito, ano? Ayan. And then, welcome to San Juanico Bridge. So, patawid mo tayo ngayon ng Leyte, mga bossing. Aalis natin lang ng Samar. Ganito kaganda, oh. Maganda siya, puno ng ilaw. Hindi masyado madilim. Ayan, boss. San Juanico Bridge na tayo. Tumukan natin tumigil sa gitna, boss, para magpalipad ng road pag walang mga pulis. Sana, ano, dahan-dahan lang tayo para ma-appreciate natin yung view. Ito yung view ng San Juanico Bridge. Pag gabi kayo pumunta dito, ito yung makikita niya, no? So, mahaba-haba to, mga 2 kilometers to. Alam ko, 2.2 kilometers to, eh. Si-search ko yan sa ano, bukas para sabihin ko sa inyo kung ano talaga yung haba dito sa San Juanico. Unahan ito ang San Juanico, boss, mga ano na to, Tacloban na kaagad ito. So, dinudugtong lang niya yung Samar at saka yung Leyte na island, ano. Okay. Andun, boss, oh, masyadong mataas pala yung gitna, ano. Hindi nyo lang napapansin pag ano sa video, pero paano pala siya pataas. Masyadong pataas pala to sa ano. Ito yata yung dating kapanahonan ko na tumalun si Dante Barona, dito yata yun, eh. Ayan, boss. Ito na yung peak ng San Juanico, ano. So, subukan natin tumigil dito para magpalipad ng drone. Pag walang polis, boss, alam ko bawal umano dito, pero minsan-minsan lang naman po. So, eto, may mga tumitigil na pampalabos, so pwede tayong tumigil.
tigil muna tayo dito. Papalipad tayo ng road, mga bossing. Tignan nyo yung view ng San Juanico pag, ano, no, paggabi. Tapos bukas ng umaga, papalipad din tayo dito. Okay, bossing, tignan nyo na yung road. No? Papalipad tayo, hindi tayo dito. Subukan nyo, tingnan nyo yung ganda ng San Juanico. Iba yung ganda niya kaysa sa, ano, no, sa video at sa actual. Ang ganda ng lighting niya, tingnan sa actual. Okay boss, tingnan mo yung drone footage natin sa gabi. Tapos bukas ng umaga naman, tingnan nyo din yung drone footage natin. Papalipad tayo bukas ng umaga. Ayan, yung issue natin, successfully done, bossing, ano, napalipad natin yung drone. Kala ko kasi bawal dito. Tingin ko bawal talaga, nagkataon lang na walang pulis. So, proceed na tayo, hanap tayo ng matutulungan. Mga 5 kilometers dito kasi Tacloban na siya, no? So, ang napili naming hotel, yung ano, hotel na nandyan sa Robinson. Tingnan natin, nakalimutan ko yung pangalan eh, pero basta hanapin lang namin yung Robinson. Expect namin nandoon na rin yung hotel. So, mas malapit na tayo ngayon sa Tacloban, mga boss. Nakikita nyo yung island dyan sa unahan natin. Tacloban na yan. So, tuloy-tuloy lang. Goodbye na summer. Welcome to Tacloban, Leyte na tayo, mga boss. So, tuloy-tuloy lang. Tingnan nyo naman yung kabilang side ng ano, no, San Juanico. Maganda rin siya. Yan, Tacloban na yan dyan, bossing. So, bukas try natin bumalik dito, ano, para makapagpalipad tayo ng umaga naman ang drone. Para ibang view na naman yun. Kasi may i-compare natin alin mas maganda kung umaga ba o gabi, ano. Pero tingin ko mas maganda pa rin yung umaga. Okay, andito na tayo sa Tacloban City. Diti. So, hanap na lang tayo dito ng hotel na mapupuntahan, ano. So, kanan tayo dito pagdating dyan sa dulo. Tapos dyan, expect natin nandyan na yung ano, mga ano pa daw eh, mga 10 kilometers pa yung hotel natin. Robinson, hindi ko lang maaalala yung ano eh, basta nasa Robinson siya. Kasi natry na namin yung sa Butuan, maganda siya. So, expect namin na maganda din dito sa ano, hotel na sa may Robinson na department store, bossing. Ano. So, update ko kayo pagdating na natin doon sa Robinson. Officially na sa Tacloban na si ATB 150 natin, ano. Ay, natapos din sa wakas. Kaya na yung Robinson Department Store, bossing, ano, exactly 10:21. Inabot na tayo ng halos sa ating gabi. So, puntahan na natin yung hotel. Alam ko nandito lang, hindi tapos niya kaagad dito yan. So, Go Hotels pala ang tawag ng hotel, bossing, no, waiting ko. Go Hotels, matulog tayo dito, sana may bakante. Time check, mga bossing, no? Mga 4:50 ng umaga ngayon, so aalis tayo, paalis lang tayo dito sa Go Hotel, no? Kasi kahagabi, mga 10 o'clock na kami dumating, medyo pagod na kami, no? Marami akong rason bakit natulog muna kami. Unang-una, pag dumiritso kami, madaling araw kami darating doon sa Siargao, so, which is wala kaming gagawin. Tapos pangalawa, yung mga memory kasi natin paubos na, so nilipat ko muna siya sa hard disk para maidokumento natin lahat yung mga lakad natin. Kasi useless naman pag dumiritso tayo, wala tayong gagawin sa Surigao, nakatunga nga lang tayo. Tapos full na rin yung mga memory natin, hindi na natin maidodokumento yung ibang mga lakad natin. Tapos pangatlo, pagod na rin kami kasi ang daming aberya, ano, doon pa lang sa Matnog, na-delay tayo ng schedule, ano. Kasi dumating tayo, tama naman, mga 8:30, ini-estimate kasi natin by 9, nakasakay na tayo by 11, nasa summer na tayo, pero hindi ganun ang nangyari. Kasi umalis yung fast cut, mga 12:30 na, dumating sa summer, mga 2, so 2 na tayo nakapag-start. At din sa kalagitnaan ng gabi doon sa Katbalyog, papunta dito sa Tacloban, na flat tire pa tayo, ano, buti may dala tayong pang-patch. Yun, medyo marami yung delay, kaya ginabi na kami. So, nag-decide na kami matulog dito. Nagpalipad ako ng drone kagabi, hindi masyadong klaro yung San Juanico. So, ang gagawin natin ngayon,
Pupunta muna tayo sa San Juanico para maidokumento natin at saka subukan natin magpalipad ulit. And then tuloy-tuloy na tayo doon sa Liloan. Tara, let's go. Ayan, boss. Paalis na tayo. Tama, magliliwanag. San Juanico Bridge. No, new drive na lang para hindi magulo. Go now. Thirteen kilometer pa eh. Umulan ba kagabi? Kitang-kita natin yung San Juanico. Pagpapalipad natin ng drone. Sana payagan tayo, no? Kasi yung ginawa natin kagabi, ninja moves lang yun. Alam ko, hindi sila nagpapahinto ng anumang sasakyan dyan sa gitna eh. Yung butas sa gulong na inayos natin kagabi, boss. Medyo may singaw siya kasi nung iniwan namin yung motor bago kami natulog, chinik namin. Nasa 31 PSI yung laman niya, ano, na hangin. Nung kinaumagahan, kanina, chinik namin, naging 26 na lang. So, at least hindi naman siya nag-ano na, mabilis yung pagka-flat niya. Pero merong singaw, so chichik na lang natin from time to time, ano. Ayan mo, so, ito yung FEMA San Juanico Bridge. Dahan-dahan lang muna kayo mag-tip. Ah, sige. Mga ano to, boss, ha? Mga apat na taon to ginawa, ha? From 1969 to 1973. Ang presyo nito nung pagkagawa is $22 million. Equivalent sa piso that time, 150,000, 150 million. Murang-mura na yan, boss. 150 million. So, ang total streets nito is, ano, 2.2 kilometer. So, longest siya sa lahat, ano? Ayan, maraming nagtatambay dito. Dito na rin tayo magpalipad. Doon siguro sa dulo. Ah, sige, doon daw sa dulo. Sa baba. Ganda naman, boss, oh. Paano mo naman hindi ma-appreciate siya, no? Baka mapagalitan. O, tingnan mo. Ang ganda. Ayan, oh. San Juanico Bridge. Dinuduktong niya yung Samar at Sakaliti. Ganda, ganda, ganda. Palipad tayo ng drone dyan sa unahan, boss. Dito lang tayo sa gilid. Papalipad lang tayo ng drone dito. Dito, dito, dito. Tambay tayo. Dito. Sa baba. Adoy, adoy. Uy. Baba. Sandali lang. Tulog ko. Mukhang manlo. Baba. Parang walang, walang kakeke talaga eh. Huh? Pagbababa naman diretso. Hala, ba't nakabukas to? O, iwan ko sa'yo. Hala, nilagay ko pa naman yata dito yung isang kamera ko at dito.
We'll be right back.